Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Paul ng CreepyMc Pancit. Iniimbitahan po kayong mag-like and follow po sa ating official Facebook page, ang CreepyMc Pancit Stories. Lahat po ng kwento natin sa YouTube channel natin is i-upload ko rin po sa Facebook page na ito. So, yung mga walang panload na pang YouTube is pwede po makapag-Facebook. Pwede nyo pong makapakinggan dito. And by the way, guys, malapit na po tayo mag 300k subscribers. So, mamimili po ako ng mga lucky winners po doon sa Facebook page na yun. At syempre, dito rin sa ating CreepyMc Pancit YouTube channel. So, ano pang hinihintay nyo? Please like and follow sa ating Facebook page na CreepyMc Pancit Stories. And subscribe naman po. Click nyo po yung notification bell dito sa ating YouTube channel na CreepyMc Pancit. Pag nag 300k na po tayo subscribers, mamimigay po tayo ng mga giveaways. So, yun lang. Muli, iniimbitahan ko po kayo mag-like and follow sa CreepyMc Pancit Stories. Yun lang. Sana po yung magustuhan yung kwento sa araw na ito. Hindi ko alam kung may maniniwala ba sa kwento ko. Pero itry ko pa rin mag-share. Kasi kahit ako, hindi rin makapaniwala. Napaka-modern na po ng mundo para mauso ang aswang-aswang na yan. Ako si Tiffany. Saksalukuyan, nakitira kami ng pamilya ko rito sa Cavite. Yung mga rentoon na bahay. Kung taga Cavite ka, alam mo nakakaunti pa lang yung mga tao sa ganitong lugar. Kasi yung ibang bahay, bakante pa, lalo na pag mga bagong tayo pa lang. Mula nang makumpleto namin ang bayad sa bahay, lumipat na agad kami. Apat kami sa bahay. Ako, yung anak ko, yung kapatid kong bakla, at ang asawa kong si Ron J. Napaka-cliché na, pero tulad ng ibang setup, laging wala ang mister ko. Whole day kasi ang pasok. Kung minsan pa, hindi na siya nakaka-uwi. Kasi grabing overtime. Todo kahit si mister. Dahil nga buntis ako ngayon. Isa pa, pandemya. Kailangan sulitin ang araw na may trabaho. Tatlong buwan pa lang ang tiyan ko noon. Kaya ko pa naman kumilos. Kaya tuwing gabi, habang naghihintay sa asawa ko, naglalaba ako sa bakuran namin. May maliit kasi kaming bakuran. Tapos, may kunting garden. Katulong ko rin si Aki, yung kapatid ko ang siyokla. Wala kaming naririnig na may aswang sa area namin. Pero nung gabi naglalaba kami sa may bakuran, merong nasitsit sa amin. Sabi ko kay Aki, silipin yung gate. Akala kasi namin, si Ronjie yung nandun. Madalas kasi nagbibiro yun kapag nadating. Pero pagbukas ni Aki ng gate, wala naman siyang nakitang tao. Ang nakita niya lang, aso na kulay itim. Yung itsura daw ng aso, payatot, tapos nakayuko. Sabi ni bakla, awkward nga raw kasi parang may isip yung aso. Nung bugawin niya raw kasi, parang inirapan siya. At mula ng gabi na yun, ay nagsimula na ang kalbaryo at kilabot. Umaga ng Thursday, pagising ko, nakatanggap ako ng message. Ang sabi sa chat, makakain ko rin yung batang yan. Noong una, inisip ko na baka chain message lang o kaya naman nagkamali lang. Kaya hindi ko na lang pinansin. Pero nung maghapon na, sunod-sunod na message na naman yung natanggap ko. Ang sabi pa sa akin, ang bango-bango ng tiyan ko. Napakasarap daw umay ng bata. Yung tinutukoy niya, yung tinadala ko na baby sa sinapupunan ko. Dahil hindi na komportable, sinabihan ko na si mister. Nung gabi, nag-report kami sa mga pulis. Binigay namin sa mga pulis yung pangalan. Itatago ko na lang po sa kwentong to. Pagtapos nun, umuwi na rin po kami. Nangako naman sila na ilolocate nila yung kinaroroonan ng sender. Sa mga nangyaring yun, mas naging alerto kami na Aki. Dahil kami lang naman lagi sa bahay. Hindi ko na rin gaano pinapalabas ng bakuran si Gio, yung anak ko na 5 taon. Nagkaroon na talaga kami ng ideya na baka aswang yun. Pero meron pa rin kami pag-aalinlangan kasi hindi naman namin alam na meron palang aswang
na nagamit ng messenger. Palagi na akong may dala na bawang sa bulsa ko noon. Yung kanto ng bahay at gate namin, nilagyan ko na rin ng asin. Makalipas ang 4 na buwan, wala na nagparamdam sa amin na aswang. Kahit message wala na, siguro natakot siya sa mga ginawa namin pangontra. Pero nitong December lang po, bago magpasko, may isang lalaki na namamasko sa gate namin. Wala naman siyang dala na kahit anong musical instrument. Nangihingi lang siya ng pumasko. Binigyan naman namin siya. Pero napansin ni Ron J, nakakaibang tingin niya sa akin. Partikular, sa tiyan ko. Sinunta ni Ron J ang lalaki. Pero nang limkuro sa kanto, bigla na lang daw nawala. Dahil dun, naisip agad namin na yung lalaki na yun, siya ang aswang. Kumbaga, parang sinilip lang ako kung may kasama ba ako. Anong oras na rin po kasi noon. Buti na lang, kasama ko yung asawa ko noon. Hindi kami nakatulog noon. Sa pag-aabang namin na baka may matanggap na naman ako message, hindi nga kami nagkamali. May panibagong pangalan ulit na nagchat sa akin. Ang sabi, laki na lang tiyan mo. Mas masarap na yan. Naalarma na kami noon. Kahit gabi na, ilumabas talaga kaming lahat. Naghanap kami ng pulis. Kaso, malayo pa yung police station noon. Hindi na rin kami makalabas kasi wala nang masakyan. Hindi naman kami kasya lahat sa motor ni Mister. Ang ginawa namin, naghanap kami na pwede makatulong sa amin. Buti, mayroong mga guide doon. Hinanap at sinuwid namin ang area. Nakasakay kami sa tricycle that time. Pero nabigo kaming makita yung lalaki. Nang makauwi kami, may nag-message siya akin ulit. Alam niya na hinahanap namin siya. Base kasi sa text na pinadala niya, sinabi niyang nakita kami sa labas. Useless daw kahit magsama pa kami ng guide kasi hindi raw namin siya makikita. Dahil sa tumitinding panggugulo sa amin ng aswang, nag-file ang liba mister ko. December 28, nakaranas ulit kami ng pang-aaswang. Pero sa puntong yun, hindi na basta sa text lang. Inutusan ko si Aki na itapon yung balat ng mga regalo sa labas. Pero patakbo siyang bumalik sa amin at natatrenta. Sabi niya, may nakita siyang lalaki sa tapat. Nakatingin daw sa bahay namin. Pinuntahan agad ni Ronji sa labas yun. Pero wala siyang nakita. Nang bumalik siya sa loob, meron naman siyang nakitang asong payatot. Nakatingin sa kanya na masama. Tapos, lumalabas daw yung ipin sa gigil. Tinawag ko agad si Mister dahil baka siya ang masaktan. Isinara namin lahat ng bintana, mga pinto, at kung ano-ano pa na pwedeng daanan ng aswang. Kinontak din namin agad yung mga guide, pero naging tipak mo sa kanila. Humawak si Mister ang kutsilyo, at si Aki naman, humawak na ng 2x2. Kung sino-sino na ang kinontak namin, pero ni isa sa kanila, walang sumasagot. Parang napakamalas namin ng mga oras na yun. Ilang minuto ang nakalipas, napasigaw kami ni Aki. Sa bintana kasi namin, may pangit na mukha ang tumungaw. Binato namin ni Aki ng sapatos yun. Sobrang nakakatakot. Buti, dumating rin yung mga guard noon. Wala nang paliwanag at usapan pa. Kiniwa nila kami kaagad. Sumakay agad kami ng sasakyan. Dinala kami sa outpost nila. Doon na kami kinausap ng parang pinakahead. Pinakiusapan nila kami na huwag munang sasabihin sa iba hanggat hindi nalalaman kung totoo ang aswang ba talaga yun o hindi. Sinunod namin sila. Total, binibigyan naman nila kami ng proteksyon. Meron nagrondang mga guide sa gabi. Pero kahit na ganun, hindi pa rin kami tinatantanan ng aswang na sinasabi. Sir Paul, hindi pa namin alam kung anong klaseng aswang yun. Pero malakas ang hinala namin na pwede siyang isang tik-tik. Nag-deactivate na rin ako ng Facebook ko o kahit saang social media account. Pinatay ko na rin yung phone ko. Hindi ko lang talaga maintindihan kung paano ang nalalaman ng aswang na yun yung account ko. Ilang beses na rin ako nagpalit ng number. Pero patuloy pa rin yung nalalaman. Kaya ang best way, pinatay ko na lang yung phone. 3 araw po makalipas,
Naghahanda na kami para sa New Year. Neto lang pong December 31, Sir Paul. Kampante ako nito. Kasi ang daming tao sa bahay. Bumisita kasi yung ilan sa mga kapatid ni Ronjay. Pati na rin yung sa side ng family ko. Sumaingi talaga sa bahay. Kahit sa bakura namin. Inakala ko na kapag marami kami, hindi na magpaparamdam ng aswang. Pero takong alauna lang, pagkatapos ng salubong ng New Year, nakatanggap naman na text si Ronjay sa hindi kilalang number. Ang sabi sa text, bago ro ako manganak, makukuha niya rin yung pagkain niya na nasa tiyan ko. Noong mga time na yun, lasing na po yung mga lalaki na kamag-anak namin. Halos ang gising na lang yung mga babae. Si Ronjay pati yung tatay niya, kakagising lang. Sinubukan naming tawagan yung number, pero hindi sumasagot. Kapag tinatawagan namin, out of coverage area, pinastay ako ni Mister sa kwarto namin. Si Mister at si tatay naman, lumabas para tignan. Maya-maya, tumakbo si tatay at si Ronjay pabalik. Dinampot niya agad yung tubo na nakatago sa likod ng pinto. Nakita doon kasi nila yung asong payat. Nang balikan nila, tumakbo to yung aso. Natakot daw si Ronjay kasi nakita niya na yung aso naging tao tapos lumuntag sa bakura namin. Ang humabol sa lalaking yun ay si tatay. Naiwan si Mister na nakaupo lang sa gate. Natulala. Ginising na rin namin yung mga lasing. Siyempre, kailangan nilang sundan si tatay. Nag-aalala kasi ako at baka mapano siya. Sa area pa naman namin, kakaunti pa lang ang tao kasi hindi pa na-occupy yung ibang bahay. Nagising naman sila at sinundan nila ang tatay ni Ronjay. Nakasalubong daw po nila si tatay nung pabalik na ito. May dugo na sa kamay. Akala nga namin na paano na siya. Pero base sa kwento niya, nakipagbunuan daw siya sa aswang. Yung dugo daw na nasa kamay niya ay galing daw sa aswang. Pinalo daw niya kasi ng bato nung tangkain siyang atakihin. Si tatay na rin mismo nagkumpirma na aswang talaga yun. Isa ron tiktik. Ang haparo kasi ng tila ng lalaki yun. Gusto pang araw pati ni tatay. Kaso, hindi niya na nahabol kasi sumuot na rin sa damuhan. Yung mga lasing namin kamag-anak, parang nawala yung tama sa kinuwento ni tatay. Kilala kasi nila si tatay. Niyan yung tipong hindi nagbibiro at hindi naniniwala sa mga kung ano-ano. Nagyakag pa nga iba namin mga pinsan na hanapin yung lalaki. Pero wala silang napala. Nilipot po nila yung buong area. Pero hindi na nagpakita yung aswang. Sa parehang oras, tinawagin ni Ronjay yung number. Nagri-ring, pero hindi sinasagot. Kaya nagpadala ng message si Ronjay. Sabi niya, na kapag hindi ako titigilan, papatayin siya ng angka namin. Basta po Sir Paul, lahat ng pagpapanta, sinabi ng asawa ko sa text. Kinaumagahan, nireport namin ulit sa guard yung nangyari. Nagkasanaman sila ng paghahanap sa area at nagbantay din sila sa mga pwedeng daanan ng sinasabi naming aswang. Mabuti nga na kahit hindi pa nila nakita yung aswang, naniniwala sila sa amin. Ang sabi nga ng isa sa mga guard doon na meron daw talaga sa area. Dahil malaki na ang tiyan ko, para makaiwas sa stress, inalis muna ako ng mister ko sa bahay. Lahat kami, nagpunta na muna sa Parinaque, sa bahay ng mga magulang ni Ronjay. Hanggang ngayon, nandito pa rin kami sa Parinaque. Nag-decide kami na dito na lang muna. Ang nasa bahay namin sa Cavite, si Ronjay pati mga pinsan ko. Balak sinilang hulihin yung aswang. Nitong January lang po Sir Paul, tinawagan ako ni Ronjay ng 10 oras ng gabi. Binalitan niya agad sa akin na hindi na raw kami kukulihin ng aswang. Isa kasi sa pinsan ni Ronjay yung nakataga doon sa aso. Malalim yun, pero napakalakas pa rin daw. Nagsuot ulit sa damuhan. Malakas ang kutob nila na hindi na raw yung magtatagal. Dahil sa binalita ni Ronjay sa akin, bumalik na ako doon. Hindi kasi ako sanin na magkalayo kami. Kasama ko pa rin naman si Aki na lagi may dalang kutsilyo. Magmula po nang masugatan nila yung aswang o yung tiktik na pinaniniwalaan namin,
hindi niya sinagtangkap ang bumalik. Totoo nga yung sinasabi ng kapitbahay namin na kapag daw ang tiktik, nasaktan ng dalawa o tatlong beses, hindi na daw uulit kahit kailan. Katapusan na po ng Enero ngayon. Malapit po ang due date ko. Laking pasalamat ko ngayon kasi nakakatulog na ako ng maayos. Wala na kami naririnig na kaluskos o sitsit sa labas, pero hindi pa rin ako nagamit ng cellphone ko. Nagkarunaks ako ng trauma . So tuwing may naririnig ako na may nagchat, kinikilabutin pa rin ako. Hinding-hindi ko pa makakalimutan ang experience na yun. Pinagdadasal ko na lang din na sana hindi ako napaglihian ng aswang. Biro lang po. Pero sa kabilang banda, malaking epekto ang karanasan na yun sa buhay namin. Dito kami unang naniwala na may aswang pala talaga. Ulang pinipiling lugar at panahon. Matao man o moderno na ang panahon. Kaya kailangan natin magdoble ingat. Lalong-lalo na sa mga buntis. Maraming salamat Sir Paul. Sana mabasa mo ito. Muli, mag-ingat tayo sa mga aswang. Totoo sila. Good day guys, magandang araw sa inyong lahat. Shoutout na po tayo. Unang-una si Miss First, Dimple Sumi, Roxanne, Sheila May, Sheila Armogenia, Crystal May, Mazakis Ella, Alexa, Balka, ano? Baldika sa De Leon, Jel Potsky, Rubibi, Tinipoy Elige, Miss Reina Silva, Mary Jane Elise Padolina, Artemio Meyer, Zeniel Bieberford, Roda Tolentino, Tinipoy Elige, Jamie J, Edelin Tupas, Princess Moranis, Cartagena Wilma, MJ 11, Paul Harry, Diaz Weng, Jasmine Arsobal, Tinipoy Elige, Tupakan 15, Crisca Sarenas, Joshua Albuero, Dreams in Life, Geraldine Rinalda, hello ma'am, Reynel Makalangan, Rairay, hello, Hizu, Elaine Almera, kay Red Rosal, kay Jenny Sales, Tessa Mahusay, Rian 391, Jessa Paulette, 3150 Place, Miss Shona, Sarah Jane Orian, Erica Sheila Biscara, kay ma'am Imogen Langya, laugh trip ng story mo boss. Napa-imagine ako habang natakbo sila. Why ang peg ng pututoy ni Koyang. Hi pala sa roommate kong si Karura. Ingat boss. Hello ma'am. Hello Ninang. Carmelita Mabanag. Juliet Ferber. Desiril Boko. Neri Palisok. Melody Pahares. Di ko po talaga alam kung matatawa ako o matatakot. Pasigaw po Sir Paul. Rain Ash Phoenix, J. Marbinay, pa-shoutout po. D. Santiago, Justin Penaranda, Aiza Iturralde, Beth Hart Sikander, Orom Bendita Orom, Ivan Maxsoldier, pasigaw naman po sa bebe ko na si Joel Bustillo na nasa Zamboanga City, 29th Mansery. I love you, see you soon. Bebe, ingat lagi. Wow, sana oil. Kay Mira Angeline Maulion, pasigaw naman po sa napahangida at sexy kong hipag na si Rhea Olase, guys, at sa mabait nilang niyang asawa na si Kuya Philip, at sa poging nilang anak na si Phil, Rius, Kayden, kay Lizel, Bonbon Mama, at sa cute na baby namin na si Stacy Brielle, at lalong-lalo na sa asawa ko pala si Marden Olase. Hello. Kay Mary Ann Calma, and last si Raymond Avancenia. Mga managaytay. Yun. So guys, like, share, comment, and subscribe. Malapit na tayo mag 300k. Like and follow kayo sa page natin na Creepy Pancit Stories. Kasi, isa yun sa mga requirements para maging qualified kayo, manalo ng ating mga t-shirt. Okay? Yun lang guys. Maraming salamat po and Mac Pancit out.